siya ng mga anak. Paano kong gagawin yun? Malulungkot ako dahil hindi ko mabibigay ko ano yung pinapangarap niya sa buhay. Paano kapag nalaman niya ang totoong kwento ko? I don't know, I'm just bothered. I'm just really confused with the way she reacted when I brought it up, the issue about like having kids and building a family. Medyo frustrated ako with her reaction, I don't know. Alam kong mahal ka ni Gabriel, nararamdaman ko yun. At walang imposible sa taong nagmamahal. Lahat tatanggapin niya. Nakita kasi kami ni Miss Bethilda na magkasama eh. Kami ni Violet. Di yun, pinagbawalan niya kami. Di ko alam kung kaya pa namin tumagal. Magkabaligtad tayo ng sitwasyon. Ikaw, kailangan malaman ko yung totoong ikaw. Ako naman, natatakot ako malaman yung totoong ako. Meron ako nalamang importante. Talaga? Si Destiny Rose, meron siyang tinatabong sekreto. At makakatulong yun para mapabagsak siya sa lupa. Hindi ko dapat sinabi agad yun. Na-excite lang ako. Gabriel, pwede pa huwag nila natin pag-usapan yan. Tingnan natin kung makaarte-arte ka pa ng ganyan kay Gabriel. At tingnan ko lang kung makapag-PDA pa kayo kung RIP na yung relasyon nyo. Destiny, I love you. I love you, Destiny Rose. I love you kahit anong pang mood mo. I love at hindi ako magsasawar mahalin ka. Ikaw lang. Ikaw lang, Destiny. Ikaw na lang. Gusto ko, marami tayong anak. Destiny, kasi ang tigas-tigas ng ulo mo. Dapat kasi nakikinig ka na lang sa akin eh. Madamot na kung madamot, pero tingnan mo, puro gulo na lang ang binibigay ng relasyon niyo ni Gabriel. Gabriel. Destiny. Malito. Malito kinagawa natin. Ang aling? Ito? Why? Ang relationship natin, why? Hindi mo na ako mahal? Hindi sa ganun, Gabriel. Ayaw lang kitang masaktan. Why masaktan? Explain to me because I really don't understand what's happening now. Ano ba ang problema? Wala, walang problema. Ako. Ako ang may problema. Help me understand so I can help you fix this. Because up to now, I don't understand what's happening. Destiny, how can I help if you don't tell me what's going on? Isama muna muna ko dahil partners na tayo. Isama mo ako para I can understand you because the way it is, I cannot do anything about it. I just can't. Just tell me. Let me help you. Let's fix this. Let's fix this together. But I need you to tell me what's going on. Paano kung hindi mo ako maintindihan? Paano iiwan mo ako? Sasaktan mo ako? Gabriel, paano kung ako nalang mag-isa? Destiny, I don't know what's bothering you. I really don't know what's happening, my love. If the problem is me, just tell me so I can fix this. I can change myself. I can change the whole world para makasama ka sa buhay ko. But I need you to tell me. Gabriel, hindi mo kailangan magbago. Kasi wala sa'yo yung mali. Destiny, please. Let's stop with these vague sentences. Kung may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo. Papayaan mo na lang ako. Please, Destiny. Ano ba yun? Gabriel. Papayaan mo ako mag-isip. Gusto akong mag-isip. Give me some space. Destiny! Destiny! Gabriel, anak. Akala ko pumasok ko sa opisina with Destiny. Hindi ka na tumuloy? Hindi na, ma. I just stay at home tonight. Bakit? Ano nangyari? Don't tell me na walang problema because I can see it clearly, may problema. So bakit hindi ka tumuloy sa office? Hindi ka naman ganyan. Ano nangyari? I'm just giving Destiny the space she wants. That's it. Space? What do you mean, space? We had an argument. I don't even know why we were arguing. All I know is bigla na lang naging cold si Destiny. Bigla na lang after ko sabihin ang mga plano ko sa pamilya namin. And I know,
Mali ako dahil binigilan ko siya. Pero I said sorry, ma. Pero wala. Became this. I don't know if destiny lost me, ma. I'm not sure about that anymore. I tried to kiss her, pero umiwas siya. And now she keeps telling me that she is the problem and then she wants space and... Ang gulo, ma. Magulo talaga. Mahal ka ni Destiny. Kaya lang, well, anak, I must admit, magulo talaga ang mga isip na ng mga babae. Pero, ako, I understand Destiny. Ako, moody rin ako, di ba? Remember, sa daddy mo? Ang daming pinagdaanan ni Destiny, eh. Siguro, sa ngayon, hindi pa siya nakaka-recover or naguguluhan pa siya. Ako nga sa daddy mo noon, lagi rin akong moody, but that doesn't mean na I don't love him. Thank you. Siguro, na-stress lang si Destiny. Siguro, natatakot siya sa anumang pwede pang mangyari. Anak, listen to me, ah. If I were you, I would assure her of my love for her. If I were you, let her feel that you are her shoulder to lean on, that you are her umbrella under the rain, that you're her most favorite blanket, you know? Alam mo, natatawa nga ako eh, kasi pakiramdam ko, parehas kami ng ugali ni Destiny pagdating sa pag-ibig. Your dad always assures me of his love for me. And I know that you know what he does kapag gamuri ako. Right? Yes. Si April. Ah, umalis na kanina pa. Tama. Si Destiny. Parang wala. No, hindi dumadaan. Kagabi, nandito siya. Hinatid si April. Sayang, hindi naabot ano. May pakanahangin na iniisip mo. Wala. Si Destiny lang. O, bakit? Problema ba? Wala. Wala naman. Kasi si Destiny parang pamilya na talaga ang turing niya sa atin, di ba? Kaya sa amin siya ni April humihingi ng advice. Eh, tungkol saan naman? Sa ano lang. Si Gabriel kasi may nasabi lang. Pero pinaliwanagan ko na, mabait naman yun si Gabriel. At saka, mahal na mahal siya na. Alam mo, yan si Gabriel, swerte yan kay Destiny. Kaya huwag na siyang magpatumpik-tumpik pa. Aba. Mabait, matalino, successful na babae. Ano pa ba gusto niya? Aba. Bilib na bilib ka kay Destiny, ha? Siyempre. Sobrang bait na tao yun. Bakit naman hindi? Alam ko na parang anak na rin ang turing mo kay Destiny. Paano kung may nalaman kang kakaiba sa kanya? Ano yung mga tanong mo niya? Saan naman galing yan? Kung kakaiba? Kunyari, meron pala siyang hindi sinasabi tungkol sa nakaraan niya, sa buhay niya. Anong gagawin mo? Hindi ko alam, ate. Yung baggage na binibit-bit ko. Lalo bumibigat sa tuwing kasama ko si Gabriel. Alam mo yun, hindi ako maging malaya. Hindi ko mailabas yung totoong nararamdaman ko sa kanya. Ayoko siyang halikan, ayoko siyang hawakan, ayoko siyang yakapin, ayoko siyang tignan.
dahil ayokong mahulog siya sa akin ng sobra. Ayoko rin naman na maano ko siya ng higit pa sa buhay ko. Dahil alam ko na pwede ko siyang masaktan. At alam ko rin na mawawala ang lahat sa aming dalawa nang dahil sa problemang tinadala ko. Ano pa ka ba magagawa ko? Eh di wala. Alam mo, Daisy, hindi naman importante sa akin kung saan siya nanggaling. Kung ano siya ngayon, yun ang importante sa akin. Napakalaki ng tinulong sa atin ni Destiny. Taas ang kamay ko dyan. Mabait siyang tao. Wala akong masabi. Kaya kung ganun ako, dapat kayo rin. Dapat kung anong nararamdaman ko, ganun din kayo kay Destiny. Naintindihan mo? Oo naman. Salamat. Halika na. Ano pa bang gusto mo? Sandali. Polis ka ba? Bakit ganyan ka magtanong? Wala. Wala. May kailangan ka pa ba? Kumain ka na. Sabihin mo ako. Alam mo, Destiny. Ito na yung kinakatakutan ko eh. Complications, consequences na pinasok mong relationship. Yun yung reason kung bakit hindi ko mabigay yung 100% na blessing ko sa inyo. Destiny, alam ko na alam mo na gusto kita maging masaya. Pero, mas palagi ka nang umiiyak ngayon eh. Yan ba yung gusto mong relationship? Yung pinasok mo? Destiny, kung nabibigatan ka na, bumitaw ka na. Kasi, alam ko sa huli na mas mahihirapan ka. At ikaw, ikaw ang pinakamasasaktan sa inyong dalawa. Sorry, Okay na yun. Lumayo ka na lang muna sa akin. Baka may makita sa atin, Hindi sana ako nagselos kay Ate Destiny. Hindi tayo makikita ni Mami. I'm really sorry, Vince. Violet, mapahamak na naman tayo nito, Okay na yun. Huwag mo na isipin. Promise. Pagkakatiwala na kita mula ngayon, alam ko naman na si Ate Destiny lang ang kaibigan mo, di ba? And alam ko din naman na ako na yung love mo, di ba? Promise. I'll find ways na we can be together naman. Sige na, sige na. Kapag meron ba akong gustong malaman tungkol sa isang tao, dito ako pupunta. Tama? Sa'yo? Well, nasa amin ang biodata. Bakit? Besi, baka pwedeng pairam ng biodata ni Destiny Rose. Please. Hindi pwede. Confidential. Ha? Kasi... Baka kasi meron kaming something in common para malaman ko naman. Sige na, gusto ko maging friends-friends kami, maging close. Ganun. Hindi nga pwede. Eto, Sige na, Beshi. Ganon, kulang.
nakakapera talaga. Nas na to. Hi. Kito, hindi mo ba alam na na-risket yung Valentine's Day lunch natin? Don't worry. Alam ko, nasabihan ako. Eh, nasa schedule ko rin naman ang pagpunta dito sa publishing house eh. Kaya tinuloy ko na. Nakakabagot din sa house, walang ginagawa. I heard sinundo ka ni Gabriel kanina. O, di ba tamang advice ko? Follow your heart. Eh, kasi naman minsan we tend to overthink. KJ, di ba? Oh, wait. Mali ba ako? Hindi ko alam, Tito, pero... parang hindi ko na kaya. Sana hindi ko na lang tinuloy yung relasyon ko kay Gabriel. Ito lang talaga? Ano? Pangalan? Passport, teen birth? Ano ba? Asan yung pangalan ng magulang niya? Yung probinsya o... boyfriend o ano ba? Wala. Ay, nako. May Google na, Jasmine. I-search mo na lang. So, one call na pala. Si Daisy agree. Pero si April, hindi. Destiny, ikaw marami mo ng beses nakitang pinaglaban ng pag-ibig, di ba? Sa mama mo. Kay April, sa boyfriend niya. Kay Jasmine, kay Lance, ipinaglaban nila ang pag-ibig dahil ganun talaga kapag nagmahal ka, you fight for it. And love fights for you and eventually, it wins life for you. Ako nga, umibig din ako dati. Ipinaglaban ko. Although, kahiwalay din kami, pero nagsisiba ako. Hindi. Mas magsisisi ako kung sumuko ako agad without even trying. Ikaw nga, maswerte ka, nandyan si Gabriel. Marami na buong buhay naghihintay ng pagmamahal na hindi naman dumadating. Maraming katulad ko na humihiling na sana biyayaan ng pagmamahal. Marami rin katulad mo na takot magmahal kahit sinasampal-sampal na ng pag-ibig. Wala pang nangyayari, nasasaktan na. Pero, Tito, paano yung future ko? Paano kapag nalaman ni Gabriel yung nakaraan ko? Hindi niya na ako mamahalin. Do you know what LGBT stands for me, ha? Love gets better in time. Love him. And he won't be able to live without your love. Love him. And the air he breathes is spelled Destiny Rose. Yun lang yun. Tandaan mo, kapag nabuhay ka sa takot at pangamba, parang hindi ka na rin nabuhay. Wala na si Joey. Huwag mong walain si Destiny. Destiny Rose. Puro naman sa libro lang niya itong mga lumalabas dito, ah.
Destiny Rose hometown. Wala? Weird naman. Oh, Sir... Sir Armani to ah. Destiny Rose. Sino tong isang babae? Ira? Si Capiel? Hindi po siya pumasok, miss. Hindi pumasok, pero kasabay ko lang siya kanina. Sorry, Gabriel. Kung nilalandi mo ang anak ko, hindi lang kita palalayasin dito. Ipapapatay pa kita. Kailangan na kitang kitapon. Kailangan na maglaho ni Joey. Pakiramdam ko talaga meron siyang malaking sekretong tinatago at kailangan malaman ko yun. Alam mo naman, dalagang Pilipino. O di kaya, dalagang Pilipino. Kayo po, Miss Matilda. Kaya niyo po ba nakilala sa Destiny? Pagkagaling ni Kuya sa Thailand, bitbit niya na yung babae niyan. Nung pumunta siya sa Thailand, iba bitbit niya. Sino po? Si Joey. Ano ba talaga? Ano meron? Bakit intriga ka dyan sa past ni Destiny?